ang kinuha niya, Motolite Enduro. Tinanong ko siya, ilang taon na itong battery, hindi daw niya alam. Eh, palagay ko kasi buo pa, kasi ang ganda ng itsura niya, nakita niyo naman, maganda pa. Ngayon, chinek ko yung battery niya, papakita ko sa inyo. Okay, mga paps, nandito na naman po ako para magbigay sa inyo ng konting tips tungkol sa baterya. Bali mga paps, maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, bali gumagawa po ako ng mga content tungkol sa battery. Bali mga paps, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kung gaano nga ba katagal ang inaabot ng isang baterya. Bali, para sa akin mga paps, magkakaiba kasi. Depende siya sa kung saan gagamitin. Mas mabilis masira yung battery kapag ka sa commercial gagamitin. Pero kapag ka sa private nyo lang gagamitin, halimbawa sa service nyo lang ng sasakyan, nagamit nyo lang siya papasok opisina, tapos uuwi ng bahay. Ganun lang mga paps ang gamit, eh mas tumatagal yung battery. Pero kapag ka naman sa commercial yung gagamitin, halimbawa nagagrab kayo ng mamasada, o kaya naman nagbibiyahe kayo ng mga gulay, araw-araw ginagamit yung sasakyan, mas mabilis masira yung battery. Dahil mga paps, araw-araw yung ginagamit, laging mainit yung battery na yan, ulo na ulo yung tubig niyan araw-araw, mabilis matutuyo yung tubig niyan, o mas laging nagiinit yung plaka, yung mga plate niyan, mas may chance na masira yon. Ngayon mga paps, doon naman sa sa madalang gamitin tsaka sa madalas gamitin, meron kasi mga customer sa akin na nagsabi na umabot daw sa kanila ng 3 taon, 4 taon, 5 taon yung battery, sobrang tagal na nun. Eh sa loob-loob ko lang kaya umabot ng 5 taon yon, madalang gamitin sa sasakyan nila, siguro minsan sa isang buwan nagagamit. Eh, kaya tumatagal ng gano'n. Pero kung susubukan nilang araw-araw nila gamitin, tapos malalayo biyahe, sisira din yon, kahit anong brand pa. Bali mga paps, dun nga pala sa mga 24 volts, diba nasabi din nila, bakit daw hindi sabay nasisira, diba sa mga jeep, sa mga truck, hindi sabay nasisira yung battery. Ang masasabi ko lang dyan, parang mag-asawa lang yan, hindi sabay namamatay. Merong sabay namamatay, napakadalang, pero meron talagang nauuna yung babae o kaya yung lalaki. De, joke lang yun mga paps. Bali po yung battery na 24 volts, magkaiba kasi yun. Yung isa malakas magkarga, yung isa medyo mahina. Tsaka yung isa kasi, doon nakakabit yung mga accessories sa isang baterya. Halimbawa, may accessories kayo, mga 12 volts. Yung mga stereo, kung may electric fan, basta yung mga accessories, may mga ilaw na accessories na 12 volts, sa isang baterya lang siya kumukuha, hindi sa parehas na baterya. Kung doon lang nakakabit yung, kung doon lang kumukuha ng lakas sa isang baterya, natural, doon mas maunang masira yung battery. Yan lang mga papsyon. Kaya pag minsan, ang ginagawa nila, pinagpapalit nila yung battery, yung pwesto, diba? Eto, nakakabit dito. Eto, nakakabit dito. Kapag ka naka-isang buwan, ganyan, o dalawang buwan, pinagpapalit nila yon para hindi hirap yung isa. Kumbaga, yung isa naman ang ilalagay doon, yun naman ang mas mahihirapan. Sa aking pagkakaalam, mga paps, ganon. Pero nga, bakit nga ba hindi sabay nasisira, ano? Kadalasan mga paps dyan sa mga 24 volts, may bumibili sa akin, nagpapalit na sila sabay, dahil nga daw, yung isang baterya kapag ka isa lang ang binilin bago, kukuha, hihigupin daw yung karga ng isa, kaya masisira din. Pero di kasi ako namamasada eh. Pero parang para sa akin di ganun yon. Baka nga minsan yung bago pa ang mas maunang masira eh. Para sa akin yun mga paps. Ewan lang din natin sa mga naka-experience na, yung mga namamasada dyan. Tapos mga paps, kaya nga ako nakakakuha ng halimbawa second hand, kasi tinetrading nila yung dalawang baterya, 24 volts yun, tinetrading ngayon yung dalawang baterya. Makakakuha ngayon ako yung isa buo pa doon, yung isa
sira na talaga. Talagang nangyayari mga paps, isa lang ang nasisira. Kapag 24 volts, mas nauunang nasisira yung isa. Kaya mas maganda kapag bibili kayo ng battery, bago kayo bumili, papacheck up nyo muna yung battery kung ano yung sira dun sa dalawa na yon. O kahit isa lang yung battery nyo, mas maganda bago kayo bumili, pacheck up nyo muna yung battery nyo kung talagang sira na. Pero usually dyan mga paps, ang baterya, dalawang taon, sira na talaga yon. Lalo na kapag galing kasa pa yon, yung ditubig pa, yung kakabili nyo ng sasakyan, ordinary lang kasi kinakabit ng kasa doon kasi mas makakamura sila doon yung ditubig. Ang tinatagal lang noon, mga isa't kalahating taon lang. Depende rin kasi sa paggamit mga paps. Yung iba kasi, madalang gamitin sasakyan kaya nakakabot na dalawa o hanggang tatlong taon. Eka nga nung ibang bumili, umabot eka sa akin ng limang taon yan. Apat na taon, sige na lang ako. Siyempre, customer siya. Ngayon, bibili ngayon siya yung maintenance free na. Kasi mas maganda yung maintenance free kapag mga sa van o sa mga kotse, sa mga SUV. Kasi yung mga ditubig mga paps, mas maganda lang siya sa mga commercial use, mga pamasada, ganyan, sa mga truck. Kasi mas mabilis madrain yung battery nyo kapag katakbo ng takbo. Kaya dapat bubuksan mo yung takip mo, dagdag lang ng tubig. Pagka kasi maintenance free yung ilagay nyo, natutuyuan din kasi ng tubig yon. Hindi mo naman siya, alibawa, kagaya nito, meron siyang sticker sa ibabaw. Hindi mo naman kasi siya pwedeng tanggalin yung sticker, tapos tutubigan, may warranty pa, kagaya nito, 16 months. Pero mga paps, itong 16 months warranty nito, kung sakaling gagamitin siya pang commercial, alibawa, eto. Sa akin kasi, pag may bumili na ito, ikakabit nila sa L. Pang commercial laging takbo ng takbo, gagamitin sa pambiyahe-biyahe. Pag commercial mga paps, kalahati lang ng warranty. Halimbawa, 16 months, magiging 8 months lang siya. Kaya pag bumibili kayo ng yung ditubig, 1 year kasi yun, ganyan, ginagawa 6 months lang. Usually sa mga ditubig, 6 months lang ang warranty nun. Depende rin kasi mga paps sa pagbibilhan nyo ng battery kung ano ibibigay nilang warranty sa inyo. Dapat pagka bibili kayo ng battery doon sa may pinaka battery center o kaya yung Motolite mismo. Kasi pag bumili lang kayo sa ano, yung meron kasi halimbawa yung mga gulong-gulong tapos may tindang nahaluan ng battery, mahango lang kasi sila dun sa talagang bateryahan. Mahirapan kayo magpa-warranty sa kanila. Pero meron din kasing nagtitinda ng gulong tapos malaki ng bateryahan. Pwede rin magpa-warranty doon. Meron lang talaga mga paps na kagaya dito kasi sa lugar ko, meron dito mga titinda lang ng gulong tapos nahaluan lang niya ng baterya. Mahirap magpa-warranty sa ganun. Kailangan battery center talaga. O kaya Motolite mismo o anong brand man. Pero kasi mga battery shop, marami tayong tindang baterya. Doon magandang bumili ng baterya. Kasi pagka sa warranty, papalitan talaga nila yon. Kasi nakarekta sila, direct sila sa supplier. Distributor kasi mga paps yung mga yon. Kaya madali nilang mapalitan yung battery kung talagang defective na. Yun mga paps, tip ko sa inyo, bago kayo bibili ng battery ng sasakyan, halimbawa, isang taon pa lang yung battery, pa-check up nyo muna. O kaya wala pang isang taon, pa-check up nyo muna, huwag kayong magpapalit kaagad ng battery. Malamang kasi buo pa yung battery na yun. Minsan 18 months, ganun, maaabot yung battery. Kaya nung Motolite Enduro niya, minsan 18 months, 19 months, bago masira yung Enduro. Pero pangkaraniwan talaga, 2 to 3 years ang battery. Depende lang talaga sa paggamit, kung madalang gamitin o laging ginagamit. Kagaya na itong mga paps, bumili sa akin ng battery, 3SM, palitin rating niya itong Yokohama na ito. Ang kinuha niya, Motolite Enduro. Tinanong ko siya, ilang taon na itong battery, hindi daw niya alam. Palagay ko kasi buo pa, kasi ang ganda ng itsura niya, nakita niya naman, maganda pa. Ngayon, chinek ko yung battery niya, papakita ko sa inyo. Check natin yung mga tubig. Ayun mga paps, pagka ganyang nasa puti, may karga yan. Check natin lahat. Ayan, may karga yan. Tapos eto, kung mapapansin nyo, nakalubog, nasa pula. Walang karga yan, sira na isang butas na yan, kaya ganyan yan.
Kailangan mga paps. Ayan, nasa puti. Kailangan mga paps, pare-parehas yan. Pero pag mayroong isa na nasa pula, sira na yun. Sira na yan, defective yan. Kapag ganyan mga paps, halimbawa ganyan, wala pa sa 16 months, dali nyo sa, papalitan yan, dali nyo sa pinagbilhan nyo. Kasi may warranty naman yan, huwag nyo iwawala yung warranty. Yun lang mga paps, masyado nang mahaba yung video na ito. Meron lang nga rin akong ginawang video tungkol sa pag-check up. Hanapin nyo na lang sa mga video ko. Okay mga paps, maraming salamat sa panonood. Dahil umabot ka dito hanggang dulo, mabuhay ka paps. Sana'y mag-subscribe ka na dito sa channel na to. Marami pa akong i-upload ng mga video tungkol sa mga nare-reklamo ng customer, sa mga concern nila. Maaaring concern mo din yun paps, gagawa natin ng video. Okay mga paps, maraming salamat ulit. Bye bye.